O, tingnan nyo ha. Papainitin ko pa yung ulo ninyo. Ito pa, papainit ng ulo ninyo ha. Panoorin nyo ito. Yung mga ano, mga nagbubili ng suka sa labas. Tinawag ko sila. Yung mga bumibili ng suka sa labas, tinawag ko sila. Tapos sabi ko sa kanila, huy, magsalita nga kayo tungkol doon sa debate na sinasabi ni Pangulong Duterte. Huy, nag-interview ako ha. Baka akala ninyo hindi ako nag-interview kasi ano rin ako, reporter. Media din ako, social media. So nagtawag ako sa labas na mga, anong masasabi ninyo? Mga yung mga namimili sa kanto ng suka at saka nagtotong it sa kanto. So tinawag ko sila, tinanong ko sila, anong masasabi ninyo tungkol sa debate ni Pangulong Duterte? Ito, di-record ko, binidyo ko yung mga nagbebenta, yung mga ano, namimili ng suka sa kanto. Kumasa naman. Ay, hindi yan. Ito po pala, ito yon. Oh. Sobrang napaka-insensitive, ano, hindi man napaka-balahura yung sinabi ni President Duterte. Balahura? Sino kaya ang mas mukhang balahura sa inyo? Ang papel lang. Yung desisyon na ipinanalo natin doon sa arbitral tribunal, okay, noong 2016. Takot na takot si President Duterte sa galit ng China, pero hindi sa galit ng mga mamamayang Pilipino. Wala siyang pakialam kung magutom ang mga mangingisda, pati na rin ang mga Ay, hindi naman nung magugutom. Laki-laki ng dagat, bakit makikipagsiksikan doon? Bakit? Yung isda ba nakakahon yun? Meron ba silang doon lang sila nandoon lang? Hindi sila pupunta sa ibang lugar? Ang dami-daming gugutom na kagad yung mangingisda? Grabe naman kayo! Mamayang Pilipino. Hindi na dapat siya mahikipagsuntukan ano, or magmura sa mga pumupuna sa kanyang stand against doon sa ginagawa ng China. Maipinangako man o wala si President Duterte, which is obvious naman na meron, kaugnay nung gagawin niya sa West Philippine Sea nung siya'y kumakandidato, tungkulin niyang depensahan bilang presidente ang soberanya at ang exclusive economic zone ng Pilipinas bilang pangulo. Oh, ayan ho. Sabi ko sa inyo, in-interview ko yung naga napadaan dyan para bumili ng suka. Panpakinggan ninyo ha, pangasar lang sa inyo. So sa punto... Supportahan nyo daw si Tony G, sabi ni Ana to, at ha, supportahan natin si... Brother Tony G. Ito, no, nahamon natin siyang na magpaka-Pilipino ka naman, President Duterte. Sa tuwi-tuwi na po, pag minamaliit ni Presidente ang President Duterte, ang isang... Yung mukha niya talaga nakakatae, ano? Hindi, totoo, walang biro. Ewan ko ba, ba't may mga ganong itsura? Pasensya na ha, hindi ko naman sa inaano. Pero yung ano niya, parang, ewan ko ba, parang sobrang tamlay. Bagay, napakalaki pong disgrasya ang nangyayari sa mamamayang Pilipino. Noong unang sumabog po ang pandemya ng COVID last year, sabi niya, walang problema yan. Mawawala din yan. Maliit na bagay, sabi nga niya. Pero ano po ang nangyayari? Mahigit isang taon na tayong nasa iba't ibang level ng lockdown. Milyon-milyon nahihirapan ang mamamayan. Tuloy-tuloy pa rin ang problema natin sa pandemya ng COVID dahil sa kapalpakan at inefficiency ng Administrasyong Duterte. Ngayon, ang isang makasaysayang panalo ng bansang Pilipinas na in fact it is being invoked by other claimant countries, no, dito sa South China Sea, ay minamaliit niya bilang isang papel lamang na pwedeng itapon sa basurahan. Napakatindi po ng implication nito na nagmumula mismo sa bibig ng isang pangulo na parang sinusuko niya ang soberan niya ng ating bansa, no, despite this historic victory. Instead of asserting our victory by using the mechanisms available, for example, dalhin ito sa United Nations, no, at there are precedents in the past, no, na ang mga ibang bansa ay dinulog sa United Nations ang kanilang mga assertions, no, especially in relation to... Sadali. Napaka-sinungaling naman ito na kesyo daw sinasabi na dinulog daw yung mga decisions. Ano ba ginawa ni Pangulong Duterte dun sa unga sa UN United Nations na General ano? 'Di ba sa unga naalala yung sinabi ni Roque? Nagsalita si Pangulong Duterte dun sa unga, dinala niya yung ruling na 'yon. Anong sinasabi mong hindi dinala?
Napakasinungaling talaga ng mga to, no? Grabe, sobrang sinungaling nito mga to. Dito ako naiinis. Sagad sa buto yung pagiging sinungaling nila. Their sovereign rights and even national sovereignty. At sinasabi rin natin, dapat gamitin din muli yung mga UN mechanisms, even UNCLOS, at yung pagtutulak, no? Bakit matamlay ang Pilipinas sa pagtutulak yung sinasabi nating code of conduct para sa mga claimant countries despite this historic victory doon sa Permanent Court of Arbitration? Dito po natin makita kung sino talaga ang kinikilingan ni Pangulong Duterte. Hindi ang interes ng Pilipinas, hindi ang interes ng mga Pilipino, kundi ang interes ng China. So, ayun po, kaya matindi nating kinukundina ang naging pahayag kagabi ni Pangulong Duterte na pagsasawalang bahala, pagmamaliit, no, sa naging makasaysayang panalo ng Pilipinas sa mga maritime structures dyan sa West Philippine Sea, no, na sinabi na lang ang Permanent Court of Arbitration na merong sovereign rights ang bansang Pilipinas. Hindi po pwedeng isisi na lamang ni Pangulong Duterte sa mga nakaraang administrasyon ang mga naging epekto, no, ng pagpapabaya ng mga nakaraang administrasyon at ang tuloy-tuloy na pagiging agresibo ng China, dahil mag-aanim na taon na po siyang nakaupo sa Malacanang. At itong pagiging agresibo ngayon ng China ay dahilan ito ng sinasabi niyang foreign policy, no, ng pivot to China and the soft landing policy na pinapanawagan natin noon pang dapat ibasura na. Ay, ayun na, ayun na. So, ayun na nga. Ito ang tanong ko. Meron akong tanong kasi meron dito nag-comment. Pwedeng pakitanong kasi nalilito po kami. Ano, bakit kayo nalilito? Hindi kasi po namin alam kung ang sinasabi ba ng mga makakaliwang grupo, tuta ba si Pangulong Duterte ng China? Bakit? Sabi ko, kasi minsan tuta ng Amerika, minsan tuta ng China. Hindi na talaga sila matapos. Ano ba talaga? Tuta ng China o tuta ng Amerika? Ang gulo-gulo ninyo eh. Lahat ng kasinungalingan sinasabi na ninyo. Basta lang may masabi kayo, eh talagang sasabihin ninyo lahat ng kasinungalingan. Yung sinasabing Kesyo, ewan ko ba? Ewan ko ha, sorry ha, pero sa tingin ko lang ha, itong mga makakaliwang pula na ito, oo, pula kayo, pula. Bakit? Ano ba siya yun? Masama ba ang pula? Libelous ba ang pula? Oo, pula kayo. Bakit ako? Gusto ko nga ng pula eh. O, di ba? O, kaya i-red tag ko kayo. Ako gusto ko rin ng red tag. O, red color. And eh, kayo talagang mga pula kayo, ha? Hindi ko maintindihan. Kahit alam nyo ng kasinungalingan yung sinasabi ninyo, blatantly talagang sobrang ano eh, sinungaling eh. Alam nila yung sinasabi nila mali. Yung bang alam naman nilang niloloko nila yung mga tao, pero talagang sinungaling pa rin sila. Doon mo talaga maintindihan na sorry for the term ha, sorry ha, pero ito talaga yung term ko pag nakakapanood ho ako ng mga speech nitong mga makakaliwa. Alam nyo ko ano? Naiisip ko talaga demonyo. Walang biro. Bakit? Yung demonyo, alam nilang demonyo sila pero sinasabi pa rin nila na totoo yung sinasabi nila. Gets nyo? Parang ganyan ito mga makakaliwa. Alam naman nilang kalokohan yung sinasabi nila pero sinasabi pa rin nila. Diba? Alam naman nilang pinagbubulo nila ang tao. Alam naman nilang ayan na nga si Pangulong Duterte, pinaglaban na nga, kinausap pa si Xi Jinping, tapos dinala pa sa UNGA yan. Ano pa ang gusto ninyo? Ginawa na lahat ng Pangulo ang dapat niyang gawin. Okay? Pinantaan na nga eh, diba? Sinabi na nga, wag yan i-ano, kung hindi it will cause you trouble. Ibig sabihin nun, wag nyo kaming paaalisin dito or else, o wag nyong i-insist yung papel na yan or else, gerang abot ninyo. So anong gusto nito? Sabi ko nga eh, kung sa totoo lang ha, kung talagang matapang kayo, bakit di nyo ipadala yung mga kasamahan ninyo? Oh, wala ako sinasabi kung sinong kasamahan nila ha. Bakit hindi nyo dala yung mga kasamahan ninyong nasa bundok?
Oh, malay mo, nagnamumundok lang. Oh. Bakit hindi ninyo isama at kayo lumusog doon? Ba atapang-atao kayo? Di ba atapang-atao kayo? Ba't di nyo gawin? Mauna kayo. Anyway, tapang-tapangan naman kayo eh. Una na kayo, sige na. Magsimula, ikaw na, ikaw. Ikaw manguna, Sarate. Sige na, tapang mo eh. At saka ikaw, ano, itong natutusan ng suka, bumili sa palengke. Itong si, ano? Kung sa ngalan nito, di, si Castro. Diba akala mo, nakikipag-away sa, ano ba ito? Sampalan ba ito? Sa bunutan? Ganun ba? Usapan dyan? Eh kung kayo atapang atao, eh, go! Mauna na kayo. Sige na ha, habang kami, sinusolusyon na namin ang problema ng COVID, mauna na kayo dyan. Makipaglaban na kayo, ha? Okay? Bahala na kayo. Anyway, marami naman kayong ano eh. Marami naman kayong, alam nyo na. Oh, mauna na kayo, ha? Naku, nakakainis. Oh, di ba sinira ko yung araw ninyo? Eh kasi kayo eh, pilit kayo ng pilit. Simula na. Oh, tapos pag nagsimula naman ako, oh. Bigla sasabihin, huwag na nga. Huwag yung player, stop na yan. Ano ba talaga? Para kayo mga sira ulo din eh. Para kayo mga sira ulo pag hindi pa ako nagsisimula. Kung ano nagkikwento ako, sabi niyo, simula na. Pero pag nagsimula naman ako, eh stop na yan, tigil na yan. Ano mga baliw ba kayo? Pinagluloko niyo ako? Oh, paso.